Mga Ted, kumusta? Bago tayo magsimula, I invite you to subscribe on our channel, Air Rifle Hobbies Philippines, para makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. Alright? Salamat sa lahat po. This is yung manlapat natin. Tapos, kinuha ko yung bat niya. Kasi papalitan natin siya. Alright, kasi kung makikita ninyo, project natin ngayon is gagawa tayo ng bat. Okay. Kasi ganito lang siya. Gusto ko na diretso dito hanggang dito yung bat niya. Right. So, bumili ako ng kahoy. Ito siya. And then pinaano ko na sa pinakat ko na doon sa pinaano ko ng kahoy yung ating gagawing kulata or bat. Right. So, nagkamali ako guys kasi supposed to be 2 inch lang siya. Ginawa ko siyang 2.5, sobrang kapal niya. So but okay lang yun kasi may mga parts na hindi siya diretso. So yung gagawin natin, pipliner na lang natin. Alright guys, so ita-timelapse ko na lang yung gawa ako. So samahan nyo ako sa bago kong kulata.
Alright guys, kumusta? This is Dave Lopez sa Ulitin and yun. Ito na po yung ating ginawa kong manlapat na bagong pulata. Alright, so kailangan pa siyang i-finish. May mga part dito na kailangan lagyan pa ng talagang pandikit. Ayan. Pero makita nyo guys yung kutis niya. Alright. So far, satisfied ako sa guha ko sa kabila na gaya ng CO2, right? So kailan pa siyang kinisin, may mga part dito na kailangan palagyan ng ng clear gloss, right? So from this one, luma, right? Luma na kulata ng stock ng Nimrod, okay? Ay ito na yung panibago, right? So, nag-start ako ng maganda yung supat niya, yung hibla. Yan, yung skin ng itong kahoy. Dito banda, wala masyado. Kasi nagkamali ako sa duguit, pero luba siya ng maganda. So, gagawa ako uli para sa aking arms ko. Pero ipapasalamat po ako dun. Mga things na I need to improve, thank you so much. Isa doon na gusto ko salamatan si Zap That Claw. He messaged me in Messenger, sabi ko, sir, i-message me sa Messenger. Nag-usap kami 3 days, tapos hindi ako nakapag-chat masyado sa kanila kasi nga nag-umagawa ako ng kulata, tapos after gumawa ito, sobrang pagod na, and then nabukasan, tapos magtrabaho ulit. Ayun, so thank you so much for the tips na binigay mo sa akin, talaga nag-send pa siya ng video and everything. Siya yung una. I want to say thank you for subscribing, sir. And the other people from other country, like Arab country and Saudi, that telling me you speak English so that you could understand what you're saying. Alright. Anyways, madadala ako guys, yun. So, Sap That Claw, thank you so much. And si Jobert Bello Dionisio. Jobert Bello Dionisio. Alright. Sir, thank you so much. Napakabait na maker to. Kinausap ko siya. Sabi ko, actually, na-refer siya ng kaibigan ko. May kaibigan isa, Nixin. Nixin. Kumakita si Nixin dito eh. Kaya ba siya Nixin, tapos chat ko siya. Na-refer siya ng kaibigan ko sa isang subscriber. Sobrang bait, no? If meron kayo pagawa, sabihin nyo sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, sir, ito yung pagawa ko. Sana, hindi naman wala pa kasi inido na yung priority yung sa bahay. Diba? Tapos sinusap niya ako, sabi niya, okay lang bro, okay lang. Welcome na magtanong, sasagutin natin sa sabot. Maka, he sends me pictures, he take time na kausapin ako. Sobrang, masabi kong tao na yun is, was so blessed na kausap kita, si Zap. Sabi ko nga, na so blessed na masap ko po kayo, Sap That Claw and Jobert Bello Dionisio, mga taong mabait. And even though na mga masters na sa airgun, mga masters na sa pag-hunt or pag-textile steel, nakita mo yung kanilang pagmamahal sa itong larang by sharing the knowledge. Guys, to those na, mga masters natin, just private message me on Facebook. And so, sabi ko nga, if wala na sa puso ko yung pagiging hunter, hindi ako gagawa nito. Bakit? Bakit ko mag-spend time dito na hindi naman ako, mag-spend time ako dito, magkakasugat-sugat yung kamay ko, alright, na hindi naman ako lalabas para mag-hunt. Ibig sabihin, ginagawa ko to dahil gusto ko. At been part of my life, you know. Kahit na sa work ako, kahit na daytime job tayo, still nandun pa rin yung passion na habang nag-work ka, yung ginodraw mo yung airgun, paano kaya improve to? Paano kaya yung mga kulang? Kasi in airgunners guys, gusto ko na sabihin sa inyo, during hunting, gusto ko sana bawal sa atin yung hunting sa Philippines. May kakausapin akong DNR na member dun sa Iloilo. Mag-asa ko, magkanta ko ng interview sa kanya kung yung mga bawal ba sa Pilipinas, yung mga game birds natin, yung mga badibato, yung mga alindao, yung mga krokok sa amin, bawal ba yun o hindi? So, kausapin ko siya. Tingnan natin kung anong Santay Banda, right? So, yun.
Kundi ko sa puso yung pagiging organer, so ganitong larangan, then why should I make this twice? So anyways guys, this one thing that I learned in life. Don't let other people create a world for you. And if you let them, they will make it small. Yun lang parating sa isip ko. And to those na mga newbies, if someone will mock you and telling you to stop doing that, it's just a waste of time, just continue doing it. Because don't let them create a world because they will make it small, di ba? Ilagay ka sa palad para ipapasayawin kanila. Masaya kasi ginagawa mo. If this air gun costs you like 15,000 pesos and then the actual price is 7,000 pesos, and then if you're happy in that, then go. Walang problema doon. It's your money, it's your happiness. As far masaya ka, malaga doon, masaya kasi ginagawa mo. Magastos itong labangan nito, guys. Yung time, yung effort, yung buhay mo, alright? But thank you so much, madal na ako, and hapon na, I need to spend time with my family, and yun, more update on this one Saturday, and masaya ako, sinagawa ko siya, as in sober. Sulit yung ilang days ko, may tayo sa video, guys. So thank you so much, I'll have trimmer, planer, so yun, so hindi masyadong gawa ko dito, but as still, nagawa ko po siya. Alright, so... Sabi ko nga sometimes, salita kong alright natin. So, mga kapatid, thank you so much for tuning in and always give love. And, stay blessed. So, Air Rifle Lives Philippines. Peace out.